Brothers, welcome back sa ating walk around review. Today's episode, dumayo tayo ngayon dito sa Mitsukushi Olongapo City Branch para tignan ang 125cc scooter nila. Yan nga yung SYM Jet 4 RX125. Alamin natin sa ating walk around ang price and specs nitong motor na ito. Kaya let's go! Sa go! Get ready! Drop the beat! Hi, sa wakas mga brothers, nakita na nga natin itong in person, itong SYM Jet 4 RX. Ang ganda pala sa personal. Actually, matagal na itong nilabas last year, no? At ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataong maikutan siya. Pero salamat pa rin sa Panginoon at dahil nagkaroon na tayo dito ng chance, alright? So, tignan muna natin yung motorsiklo. Mag-walkthrough muna tayo. Actually, dalawang kulay ito. Itong ikutan natin is a gloss red finish. And then, may isa pa sila rito na parang metallic o gun metallic gray. Ang datingan niya, gun metallic powder gray. Ayan, kung di ako nagkakamali. Mostly nakikita ko ito yung mga ganitong kulay sa ibang brand. At ito yung napusuan ko, yung pula. Atat-natat kasing tignan eh, no? At gusto ko yung ginawa rito na sticker ng SYM. Napaka-simple, napaka-neat, no? At the same time, elegante ang datingan niya. Ayan, meron lang tayo rito ang emblem ng Jet 4 at RX. Ayan yung badge niya. Tapos meron tayong sticker design dito na Jet 4. And then konting linings. Dito naman sa gilid ng pisngi niya, konti lang din. And then meron tayo rito ang emblem ng SYM. Yan po yung Samyang Motors. Sa mga magtatanong mga brothers, Taiwan company po ang SYM. So Taiwan made po ang mga scooter nila. Baka kasi isipin nyo China na naman. So ang made in China po nila is yung Kiwi at saka yung Euro Motor. Ayan, konting paglilinaw lang po. Kasi hanggang ngayon may nakikita ko, marami pa rin naguguluhan eh. No, anyway, yung scooter parang maihahalin tulad ko yung laki niya. Parang ano, Icon 110 ito ng Kiwi. Pero pagdating dito sa Puetan, mas malaki siya. Mas maumbok yung upuan niya, mas maumbok yung fairings niya, mas bold siya rito sa likod. Pero pagdating sa harap, hindi sila masyadong naglalayo. Humarap nitong Kiwi Icon 110. Ayan o. Oh. Diba? Itong katabi, Model T. Anyway, balik tayo sa ating review. Makikita natin dito sa kanyang body design, meron tayo ritong malapad na floorboard o gulay board. Then may utility hook tayo. Fix na yan, hindi yan nasasara. Alright. What else pa ba? Meron tayo ritong mapormang grab bar na split type. Ito, gusto ko yung ginawa ng grab bar dito na SYM. Napaka-solid. Matte po ang kulay niyan. At naka-alim bolts po tayo rito na stainless. So, hindi basta-basta ito kakalawangin kahit mabasa pa ng ulan, no? What we have here dito sa fender sa lipkod, napakahaba. I guess parang hindi na masyadong bumagay sa kanyang proportion. Pero again, magbe-benefit naman kayo dito na hindi basta-basta madudumihan ng inyong motorsiklo mga brothers. Ayan oh, napakalapad, napakahaba niya. Talaga hanggang dito, pulang na lang, hindi pa sinagad dito eh, di ba? Anyway, good job naman dito. At meron lang tayo rito ng bulb type na ilaw pagdating sa plaka. Ito yung lagay ng plaka mo, may reflector ka rito sa baba. No, turn signal lights niya, nakapasok naman, hindi naman nakalitaw, at least kahit papano eh, hindi naman masyadong baduy. No, pag tinignan naman natin yung front facing ng scooter, ayan, ano bang meron dito? Wow, kaganda naman. Mamaya mas lalo pa natin makikita yan pag pinailaw na natin yung mga electronics, no? Ngayon talakayin muna natin yung kanyang mga shape. Dito pag nasa harapan ka na, agresibo yung style niya mga brothers, no? Makikita nyo ang totulis ng kanyang mga edges. Ayan, no? Diba? Napaka-sharp niyang tignan, no? Meron siya ditong matte finish na kaha. Tapos dito gloss na yung kanyang dibdib. Diba? Tapos gloss red naman dito sa kabilang side. Oh, 'di ba? Kaganda, no? And also yung design ng kanyang headlight, isang assembly pero para siyang naka-split eh dahil dito sa tulis niya. Pero single lang yung ano niya, yung headlight niya mga brothers. And then may park light tayo dito sa gilid, no? Oh, akala mo parang matas, parang eyeliner ang datingan. Pagdating naman dito sa taas, parang mayroon siyang corona. No, parang ito yung parang ang mukha eh ng isang robot eh, no? O kaya parang corona ng isang Gundam. Ganda. Tapos turn signal lights niya nandito na.
Yan, no? Flexible yan, no? So hindi basta-basta madadali, no? At bulb type pa ito, pero I guess malakas naman. At pwede mo naman palitan siguro ito ng LED kung ayaw mo. Isa pa sa nagdala rito sa motor na to, mga brothers, ang kanyang naked handlebar setup. Ayan, no? So sa mga ibang mga scooter katulad ng PCX, Suzuki Skydrive Sports, no? Ayan, mga naka-naked handlebar, ito rin. Naka-naked handlebar siya. Hindi naman siguro ganun kataasan. Pero mamaya malalaman natin yan sa ating bike pit kung maganda ba yung ating asinta ng braso, no? Meron tayong malapad na upuan dito, mga brothers, at napansin ko hindi tinipid ng SYM ang kanilang upholstery dito. Single tone yung kulay, pero pagdating sa texture, dalawang klase siya. Ito magaspang dito sa pillion section, and then meron tayo ritong smooth na upholstery dito sa rider section, no? Malapad, kaya siguradong magiging komportable ang ating riding experience dito, no? Pag binuksan natin, mga brothers, sarado. Buksan natin, nandun sa sasiyahan ng bukasan. Meron din tayo ritong malapad o malaking utility box o under seat compartment. O yan, o. Diba nandito yung battery, may takip yan, eh. Papasok lang dun yung battery kasi nilagay lang pansamantala para ma-activate. So nandito yan, nakaganon yan. So mas malaki, no? Meron tayo ritong USB socket. Yan, o. Dito ka pwede mag-charge ng iyong cellphone. Ngayon, kung gusto mo naman doon, so magkakable ka ng mahaba papunta doon sa handlebar para doon ka makapag-charge, no? Pag nag-navigate ka. I think kasha dito isang half-face na helmet. Tingnan nga natin para matesting. Sandali. So meron ako dito isang open face. Tingnan nga natin kung kakasya. Naku, parang negative, ah. Kasi naka-ano ako, eh. Naka-bubble lens ako, eh. Tingnan natin kung kakasya. Negative, mga brothers. I guess kasha lang dito is yung half-face, no? Pero huwag kayong mag-worry, mga brothers. Kung may helmet ho kayo, pwede kayong magsabit dito. Ayan, dalawa yan, no? Para sa isa sa back ride nyo. Alright. So mga brothers, nakaupo tayo ngayon dito sa Jet 4 RX ng SYM. Ayan. So meron siyang taas, mga brothers, na around 780mm ang tansya ko dito. Kasi hindi nakalagay doon sa spec sheets nila, eh. Maglalaro ito ng around 770 to 780mm. Again, makikita nyo naman na nakalapat ang aking dalawang pari ito, mga brothers. Walang kaproblema-problema. And for the reference, I'm only 5'4 pagdating sa height, and then may reach ako sa braso na 20 inches. Alright, so sa mga height natin na meron tayo dyan na 5'+ hanggang 5'5, eh hindi kayo mahihirapang i-manage ang scooter na ito. Napaka-very friendly Asian height niya lang, no? So talagang ginawa ng SYM para sa mga Asyanong katulad natin. And then what we have here is Miss Malaking gulay board. Ayan, no? So may option ka dito, pwede ka rito tumapak. Ayan, pwede naman din dito, pwede naman dito. Depende kung marami kang dala, no? So ito para kang naka-maxi scoot kasi meron ka pa rito tapakan, no? Ginawan pa nila para mas komportable ka sa ride mo. Ayan, no? Tingnan natin pag dalawang paa. O, di ba? Sangkap pa. Alright, so sabi ko kanina, meron tayong utility hooks dito, no? Yung pills ng upuan niya, malapad siya, mga brothers. Masasabi ko na para siyang pang maxi scoot na datingan. And then pag lumayo tayo, mas lalo tayong bubukaka. Pero kung ako lang, dito lang ako sa unahan na scooter dahil maliit lang naman ako. Sa handlebar, mga brothers, gusto ko dito na naked handlebar siya. At the same time, upright position tayo dito. So hindi tayo rito mahihirapan. Relax ang aking braso, nakalus pa nga. Ayan, ito yung kabilang side. O, diba? So sa mga long ride, no, sa mga maghapon na takbuhan, no, kung buong araw kayo magmumotor, eh hindi kayo pahihirapan ng isang ito. At saka meron na siyang dry weight na 116 kg. So napakagaang niya lang, mga brothers. Kung isi-city ride nyo siya, gagamitin nyo siya sa mga deliver, no, sa mga angkas, no, kung anong negosyo pa yan, eh hindi kayo pahihirapan itong SYM Jet 4 RX. Okay, so tumungo tayo dito kung ano makikita natin dito sa handlebar. What we have here is a proud ownership emblem na SYM, no? Naka-alim bolts ang ating manibela rito, kaya rest assured na siguradong matibay. Okay, pag binuksan natin yung kanyang meter panel, meron tayo ditong fully digital negative style meter panel. Okay, so meron tayo ritong RPM sagad hanggang 12,000. Ito ang ating kilometers per hour. Fuel meter natin. And then, ito yung ating trip. Ngayon, kung gusto natin makita yung iba pang mga detalye, pindutin lang natin itong mode. Makikita natin, meron tayong clock.
Ayan. Tapos meron tayong voltmeter. Good thing. Importante ito sa isang scooter. At least nababantayan natin ang ating kuryente. Meron ba siyang kickstart? Ayan, wala na. Good thing nilagyan nila ng voltmeter kasi wala siyang kickstart. Ito yung ating fuel indicator. Pagka mawawala na ng gas, nakailaw yan. And then engine check. Left and right. Ayan, buti pinag-iwalay nila. Magkatabi pero magkahiwalay naman yung ilaw. At least okay. Check oil, ayan, kung magpapalit ka na ng langis. And also yung high beam indicator. Okay, no? Ganda pala, simple pero maporma, oh. May mga edges siya dito, no? Kahit papano. Then, eto, meron tayo ritong windshield ka. So, hindi naman ganun kataasan. Sakto lang. Pero I guess, kita mo pa rin naman ito kahit tirik sa'yo yung araw. Alright, so tungo tayo sa mga switches niya, no? Sa switches niya, ma-re-rate ko yung switch niya na quality na rin, no? Maganda yung plastic. At gloss finish siya. Meron tayong horn dito sa baba. Malakas na kahit wag na kayo magpalit. Yung left and right niya, tumutunog para sa mga sasakyan. Ayan, ang ganda, no? Ito yung low beam niya. Ito yung high beam. Sayang, hindi nila nilagyan ng flasher features. Pagdating sa handle grip, sakto siya sa isang large na kamao na katulad nito. No, end bar natin dito, bakal. At meron lang tayo ditong non-adjustable brake lever, ayan. Pero good thing may takip siya para hindi basta-basta mabasa o marumihan. Kabilang side, meron tayo ditong side switch. And also yung ating kill switch. I think nandito na rin yan. Hindi ito mag-i-start. No, ito yung ating switch engine on. No, o engine on switch. Ayan. Brake lever natin sa on hand. Non-adjustable din ito. Tapos same din yung handle grips and also itong bakal na M-bar. Pag in-start natin, tingnan natin kung silent starting. Ah, hindi. Maingay siya. Pero hindi ito mag-i-start, mga brothers, kasi wala itong gasolina. Okay. So, tignan pa natin ngayon yung kanyang lightning system. So, sa unahan, mga brothers, dahil mga wala na nga itong switches sa ilaw, nakabukas na po yung kanyang low beam. So, okay naman ito kasi mas visible tayo pag nagmamaneho na tayo sa daang kahit daytime, no? At saka batas na yan, mga brothers, no? Yan po, tandaan yan, no? Meron tayong daytime running light. Sabi ko kanina, maganda pala pag nakailaw na. Yung high beam niya, engage nga natin. Ayun! Ang ganda naman pala eh. Lakas! Puting-puti! Super white! Patayin na natin. Ah, okay. So, ito yung low beam. Baliktad naman. Ito naman yung high beam, no? Mostly kasi nakikita ko, ang low beam nandito sa gilid, tas high beam sa gitna. Pero ito, binaliktad naman na SYM. Okay pala, no? Tapos, turn signal lights. Ayan, no? Dalawa dito. Parang tenga. Oh. Tsaka tumutunog. O, ayan, no, rinig na rinig ka na sumisenyas ka. Ito yung mga gusto kong features sa motor o scooter. No, nalalaman ng mga katabi mo na may paliko. Minsan kasi hindi naman nakikita sa ilaw eh. So, buksan natin dito. Ito yung turn signal lights niya. Sabi ko nga, hindi nakalabas kahit papano, no? Sinama nila dito sa kaha para hindi baduy. Ito yung ating tail lights. So, pa merong... Meron din siyang daytime running light dito pagdating sa daylight. At meron tayo ditong 6 LEDs na split type ang dating. Pailawin ka na. This time, mga brothers, pag-usapan natin suspension, preno, at saka gulong nito. Alam niyo, mga brothers, parang naliliitan lang ako sa gulong na ginawa rito na SYM. 12 inches lang siya eh. Pero hindi naman siya baduy. Pag nakita niyo naman siya gumilid, hindi katulad ng Birdman at saka Abinis ng Suzuki. Hindi mo masasabing parang Johnny Bravo. Sakto lang naman. Pero kung ako lang dapat ginawa nila nga 13 inches ito. Pero ito kasi naka 12 inches siya. So check natin. Meron siya dito nga parang electric pan style na mugs, di ba? Parang LC type. No, at ito is matte silver ang kulay. And then ang size nito is 12 inches. May kalaparan. And then yung tire size is 110x70. At good thing CST yung brand ng gulong. Basta CST, tiwala ako. Kasi nagamit ko na yan sa Palcom ng FKM sa highway sa NLEX. Eh, makapit naman, no? Okay naman yung grips niya, no? And then tubeless na ito, so wala kayong problema sa mga maliliit na butas. Makakapunta pa rin kayo sa mga vulcanizing o makakauwi kayo. Alright, no? Sa kabilang side, nandito yung kanyang setup ng disc brake. Ayan, front disc brake po ito. Dalawa yung piston pad caliper ng preno.
mas maganda. At meron siyang features na CBS, meaning combi brake system. So pag nagpreno po kayo sa likod, sa kaliwang lever, no, sumasama po ng around 30 to 40% itong unahan. Mas maganda, di ba? No? Naka-front telescopic port tayo dito, mga brothers, at meron na rin itong reflector sa kanyang tinidor for added more visibility natin sa daan, especially sa gabi pag nag-u-turn tayo. Dito sa likod, mga brothers, what we have here is a single shock, no, na suspension, at ito po is adjustable. So gusto nyo i-adjust, depende sa tigas at lambot na gusto nyo. Pero ngayon, naka-factory setting siya. Alright? And then, 12 inches din ang ating mags dito na merong 120 by 70 na gulong. CST rin yan and tubeless din. Okay, tingnan natin yung kabilang side. Ayan o, ito yung kabilang side. Diba? Single-sided swing arm naman talaga ang mga scooter. And then, naka-drum brake ang likod nito, mga brothers. Ayan o. Sayang hindi pa ginawang disc brake. But anyhow, naka-CBS naman siya. So, meron tayo ritong muffler na ordinary lang. Pero ang gusto ko sa ginawa rito na SYM, yung tire hugger niya, naka-connect dito sa muffler, no? So, hindi ito basta-basta magbabibrate o tutunog, lalagatak. Lalo na pagka nagbabibrate yung motor o nagdadragging siya kung papanik o nahihirapan yung makina, ayos to, hindi ito basta-basta mag-iingay, no? Black ang kulay, and then flat finish ang ating muffler dito. Maganda ang ating heat guard o muffler guard dito. Talagang tinabanan niya na talaga sobra yung kanyang tambucho for the safety na hindi tayo mapaso, no? May tornillo tayo rito na bolts na stainless yan, no? So ngayon, pumunta tayo dito sa puso ng motor. Ito nga yung makina niya, no? This is 125cc, mga brothers. Single cylinder, dalawa yung kanyang valve, at single overhead cam ang kanyang cam profile. This is a air-cooled. Oh, teka, marami na naman magre-reklamo dyan. Bakit daw air-cooled pa? Alam nyo kasi, mga brothers, paulit-ulit nga namin sinasabi ni Ikemoto na mababa lang po ang compression ratio nito na around 10 lang, no? Pagka tumaas po ng 11, that's the time po nilalagyan ng company ng liquid-cooled kasi po mainit na yung working temperature ng makina, okay? So ito po, hindi po ito ganun kainit. Kaya po, air-cooled lang siya. Meaning, kahit i-ride mo siya maghapon, i-ride mo siya magdamag o indoor mo siya, hindi siya mag-overheat. Okay, meron tayong belly pan dito. Yan naman yan, tumutulong din yan maglamig. Okay, hindi lang basta-basta hangin. Naka-fuel injected tayo, mga brothers. At meron tayong power ratio na 8.3 kilowatts pagdating sa kanyang power. At meron naman tayong arangkada na 10.3 newton meter of torque, no? So pwede na rin, hindi na rin masama para sa isang 125cc na scooter. Ang ayoko lang, wala siyang kickstart. Sayang, hindi nilagyan ng SYM. Pero meron naman siyang feature sa meter panel niya na voltmeter. Doon yun na lang po babantayan, no? Meron tayo ritong malinis na air filter. Hindi naman kalakihan. Ang gusto ko sa kanya, malinis yung underneath, oh. Oh, madali nyo itong ma-sprayan, malinis-linis dito. Tire hugger natin, sobrang haba kaya hindi marurumihan yung mga components dito, no? Ito po yung injector niya, mga brothers. Not to mention, mga brothers, yung kanya palang tangke is a 6.2 liters fuel tank. Located po yan dito sa floorboard nitong motor. So ganito lang, mga brothers, no? Pag naka-off po yung motorsiklo, pupush nyo lang po siya and then turn right. Ayan, bubukas na po siya. Kasi pag hindi siya naka-push o naka-baon, mag-i-start po yung motorsiklo o ready po siya for ignition, okay? So ganun lang po, napaka-simple lang at wala nang kahasel-hasel dahil nandito na yung tank cap ng iyong gasolina, okay? At tapos na nga natin ikutan itong SYM Jet 4 RX125. Ngayon naman, mga brothers, may presyo ito na 83,900 pesos pagdating sa kanyang cash price. At kung gusto mo naman itong i-loan, mayroon ka lang down payment na 5,000 pesos at magma-monthly ka for 3 years ng 3,704. And of course, may rebate ito na 200 pesos pag ikaw ay laging updated sa iyong monthly due. Okay, mga brothers, i-comment nyo naman kung ano masasabi nyo sa motor na ito at pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nanonood po kayo dito sa Facebook, huwag nyo pong kakalimutan mag-follow at i-share ang ating episode para sa konting suporta. At kung dito naman sa YouTube, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe, i-click nyo yung notification bell at i-share nyo na rin ang ating episode para naman malayo-layo ang marating nito. So ako po si Art, maraming salamat sa pagsama nyo, ride safe and cheers!